Well, yan mga Bamber, no? Magandang araw sa inyong lahat at pag-uusapan po natin ang tungkol sa tripods na kung saan ito ay mahalaga sa isang nagva-vlog at napaka-helpful nito pagdating sa lalayo ka tapos gusto mong makuhanan yung particular scene na yon na hindi mo na kailangan ng kasama. Well, makagamit mo yung tripod na pag-uusapan natin ngayon. Bago tayo mag-umpisa, sana napindot mo na yung subscribe button dyan sa gilid at pati yung bell notification para if ever na may mga bago akong videos katulad nito ay ma-update ka or ma-notify ka. And malaking tulong yan sa ating channel. Well, let's go! So yan, pag-uusapan natin yun nga, yung tripods. So ito po, nakikita nyo. Ang tawag po dito ay Octopus tripod or tinatawag din siyang flexible octopus tripod na kung saan ito ay nabibili sa any shop, no, sa Lazada or sa Shopee. Pero sa akin po, binili ko to sa Shopee. And sa masasabi ko para sa akin, no, i-rate ko to 10 out of 10. Bakit? Kasi meron na rin ako nabiling GORILLAPOD na ito nga po yung ginagamit ko ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo kasi hindi ko siya pwedeng tanggalin kasi nagba-vlog tayo. Well, ang kagandahan dito sa flexible octopus tripod, bukod sa mura lang ito, dahil ito ay presyong pang mahirap lang, no, mga Bamber. Ito ay 290. Well, minsan bumababa ito depende sa sale, no, or sa voucher kung meron ka man. Well, ito ay flexible din. Yan, nakita nyo naman. So, pwede kayong gumawa ng kahit na anong shape dito, no, sa octopus flexible tripod na to. Pwede nyo rin siyang ikapit sa kung saan-saan at napakagaan niya, no? At maliit din siya. Well, matibay siya mga Bamber, no? Pagdating sa quality, matibay talaga siya. Well, wala rin siyang reject pieces, no? At meron din siyang freebies. So, kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng shop na merong 5-star reviews or maraming mga comment na positive at doon na kayo umorder kasi para hindi kayo or iwas tayo sa scam. Well, yun, balik tayo dito. Itong octopus tripod na to ay ang masasabi ko at marerecommend ko talaga sa inyo na gamitin nyo dahil pwede siyang i-divide into two, no? Ito, kung nakikita nyo, ayan, iikot nyo lang siya, pwede nyo na siyang, meron din siyang screw dito, pwede nyo siyang gamitin if ever na meron kayong DSLR o camera na malaki at dito nyo ilalagay, pwede siya. Pwede rin siya diretso dito sa may taas. At itong nakikita nyong ano na to, itong piece na to, na mumove to siya into circular motion, no? Basta luwagan mo lang siya dito, yan. Ilulus mo lang siya, tapos pwede na siyang umikot-ikot. And pwede rin siyang, meron kasi siya dito sa gilid, yan kung nakikita nyo, yan. Meron siyang parang, ano dito, parang way na kung saan dyan mo siya papupuntahin, yan, para nakatagilid, no? If ever na gusto mo na naka-portrait yung cellphone. Kasi sa akin, bilang nagbablog, ay ang gamit ko lang ngayon ay cellphone. At yun ang parang sa akin, no, mas mabilis at mas handy gamitin. Pwede mong ilagay sa bulsa, hindi na kailangan ng malaking space. Kaya ito yung in-order kong tripod kasi pwede siya sa dalawa. If ever na gusto mo ng DSLR, pwedeng tanggalin mo lang yung pinaka-head niya. Tapos, meron ka ng lagayan, salpakan. Kung gusto mo naman ng cellphone, ito lang, ilalagay mo lang siya. At ang maganda pa dito, mga Bamber, meron siyang freebies na cellphone holder. Hindi ka na mag-aalala na malalaglag yung cellphone mo kapag ka ikaw ay nagva-vlog or nasa ano, in motion yung pag-vlog mo. Halimbawa, gumagalaw ka, tapos nagva-vlog ka, well, hindi ka na mag-aalala na malalaglag. Hindi ka tulad nung una kong nabiling tripod, GORILLAPOD, na may ganitong cellphone holder. So, alam ko, hindi lang ako ang una naka-experience na makabili ng tripod na may ganitong cellphone holder. Kasi ito yung parang pinaka-basic. Ito yung pinaka-mumurahin, di ba? So, ito, okay naman siya gamitin nung una, pero katagalan, natatanggal yung ano niya. Natatanggal yung parang ano niya dito, dikit, na kinagkakapitan ng cellphone at ang possibility nun, kung maganda ang cellphone mo na ginagamit mo pang vlog, masisira yan dahil yan ay pwedeng mabasag pag nalaglag. Well, ito, kapartner ito noong
itong GORILLAPOD na ginagamit ko para makapag-vlog ngayon. Hindi siya ang kapartner nito. Ang ginamit ko na cellphone holder dito sa cellphone ko na ginagamit pang vlog ngayon ay yung freebies na kasama nito. At yun nga yung maganda. Papakita ko sa inyo. Wait lang ha. So yan. Kung nakikita nyo mga bumper, no? Ito yung GORILLAPOD na ano ba ito? Yan. So yan, ganyan na lang ha, para makita nyo. Okay. So ito yung GORILLAPOD na una kong binili. Ito ay nagkakahalaga ng 250. So magkano lang idadagdag natin, di ba? Meron na agad tayong mas maganda. Well, kaya hindi ko naman to siya dinispatcha kasi kita nyo naman magagamit din siya. In terms of tibay ng mga pinaka ano niya, pinaka kamay niya, galamay niya, matibay tong GORILLAPOD at matibay din to. Ito naman pagdating sa kahit anong position at anong itsura, pwede mo rin siyang iakma dun sa mga gusto mong places. Halimbawa, ikakapit mo siya sa something na ano na bagay. So, pwede rin siya. Ito yung cellphone holder, mga bumper, na sinasabi ko sa inyo. Yan, ang dilim na. So, yan. Ito yung cellphone holder. Ito yung isa kong tripod. So, yan. Nakita nyo naman yung cellphone holder na to. Very safe po ang cellphone nyo dito kapag dito nyo siya nilagay. Pag dito nyo siya kinapit. And ito talaga yung freebies niya dito. So, yan. Iikot mo lang siya. Iikot mo lang siya dito. Yan, pwede mo nang ilagay dyan. Kung gusto mo naman siyang naka-portrait, well, lulugan mo lang dito tapos igaganon mo lang. Yan, pwede ka nang naka-portrait. Pwede kang, sa mga mahilig mag-TikTok dyan, pwede na yon, no? And, ang maganda pa dito, itong cellphone holder na to, pwede mo siyang gamitin sa iba. Well, as long as meron siyang screw dito sa taas, pwede mo siya ditong i-attach. Well, ito nga yung ginagamit natin pang vlog, no? Yan. Ang masasabi ko lang na disadvantage, mga bumper, ng GORILLAPOD na to, yung unang-una kong nabili, bukod sa sinabi ko sa inyo advantage na matibay siya, ay isa lang yung kanyang kabitan, no? Pwede ka rin maglagay dito ng DSLR kung gusto mo, pero ang kagandahan kasi nito, adjustable siya. Itong head nito, mga bumper, pasensya na kayo dahil ano lang tayo, mahirap lang tayo, kaya ano, yung ating quality ng cellphone ay hindi masyadong ganun kalinaw. Well, itong head na to, mga bumper, halimbawa, maglalagay ka dito ng DSLR, ito siya, pwede mo siyang ilagay din dito. So, yun ang kagandahan nun, mga bumper. O, diba? Nakapag-assemble ka na ng isa pang tripod, no? Yung piece ng flexible octopus tripod na to, pwede mo siyang ilipat dito sa ila tripod na to. So, yun. Diba? Ang ganda. So, pag halimbawa, nasira tong isa or nasira tong malin sa dalawa, well, pwede mo na siyang ilipat-lipat lang. Kaya, kung ako sa inyo, konti lang naman ang idadagdag nyo, I really recommend na ito na po ang inyong bilhin. Hinanap ko talaga to, mga bumper, yung ganitong tripod na talagang makakatulong sa'yo ng pangmatagalan. At kung sakaling masira, pwede mo siyang i-replace sa iba. Pwede mo siyang idugtong-dugtong assemble. So, yun. Ito pala yung ano, bukod sa ito yung tripods. Ito hindi ko nakalimutan. Ito po yung kapartner niya. Ito yung pinaka-basic, which is madaling masira. Kaya, I do not recommend this to you guys na gamitin nyo sa pag-vlog kasi may tendency na masira ang cellphone mo pag nalaglag. Basag talaga yan. Kasi dumudulas to. Katagalan. Hindi siya pang matagalan, no? Pang ano lang. Pang umpisa lang. So, kung gusto mo talaga ng pang matagalan, maghanap ka ng ganito. Maraming free, no? Pwede kang sumabay sa mga tulad ng mga 12-12, 11-11. Mga ganon. Hindi kasi ako masyado nag-shopping sa mga Shopee, mga bumper. Pero, pag may kailangan ako, dun lang ako naghahanap, no? And yun. So, between these two, I really recommend this one. And pagdating naman sa
sa pang ano talaga, pandigmaan na kapitan, ito. Pero sa cellphone holder, guys, ito. Itong nire-recommend ko at dinidiscourage ko kayong gamitin yung mga ganito kasi may tendency talaga na masira yung cellphone nyo. Well, mas maganda na yung Sure tayo kaya ito lang gagamitin natin. So, I hope na meron kayong natutunan sa araw na to sa pagko-compare natin sa dalawa, no. Kayo na po yung bahalang mamili kung medyo ano pa, kung medyo hindi pa kaya ng budget nyo, pwedeng ito na lang yung bilhin nyo. Mabibili rin to sa mga tsanggi-tsanggi, marami nang nagbebenta ng ganito mga bumper. At mabibili nyo lang to ng mura, tawaran nyo pa para mas mura pa. At pagka meron na kayong nakaipon na kayo ng konti, so katulad ko, maghanap na kayo ng flexible Octopus tripod sa Shopee. Mas mabilis kasi doon magpa-deliver. Well, tapos may freebies pa na ganito. Hindi ka na mag-aalangan sa seguridad ng cellphone mo kung mababasa, gumalalaglag. So, yun! Huwag nyo po ulit kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel sa baba at pati ang bell notification sa gilid. See you guys next time. This is your Team Bomber speaking. Peace!